paano maiwasan ang mga insektong dumadapo sa ating mga manok o sa mga kulungan nila, yan yung tatalakayin natin ngayon, mga ka-homeboys. So panoorin nyo to at papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Good day mga ka-homeboys, magandang araw sa inyo. So, ngayon nandito tayo sa manukan, no? Nagpapakain tayo ng ating mga alagang manok. So mamaya may papakita ko sa inyo na simpleng paraan pero napaka laking epekto na sa pag-alaga ng ating manok, lalo na yung sa mga inahin natin na mga naglililim or yung mga nangingitlog pa lang, no? May papakita ko sa inyo mga solusyon para maiwasan natin yung peste o yung mga insekto na gumagapang or namimirwisyo sa ating mga alagang inahin. Lalong-lalo na yung paglililim talaga, yun yung pinaka yung pinapasukan ng mga insekto, no? Lalong-lalo na sa pabago-bago yung ating panahon. So ngayon mainit, mamaya uulan na naman. So yan, dyan namimirwisyo yung mga insekto, lalong-lalo na yung hanip, no? Sa mga nagmamanukan dyan, talagang isa sa mga nakakasakit ng ulo, no? Lalo sa ating mga manok, yun yung di maiwasan, lalo nang namamayat yung ating mga manok, no? Isang simpleng paraan, no? Para maiwasan natin yung mga peste, solusyonan na agad. So sa pangingitlog pa lang hanggang sa maglilim. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong pesticide para maiwasan yung mga insekto na namimirwisyo sa ating mga alagang manok. So ngayon nagpapakain lang tayo. Tutuloy lang natin yung papakain sa mga alaga nating manok. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. So samahan nyo ako mamaya. Papakain lang tayo ng ating mga alagang manok at magpapainom. Yan mga ka-homeboys, yung binibreed natin sa dito sa manukan natin, isang brooder tsaka apat na inahin. So diyan dalawang box na yan, diyan sila hopefully na mangingitlog. So naka-ready na yung mga paitugan nila at maglalagay pa ulit tayo ng panibagong box para ma-accommodate yung apat na inahin. So mga 2 to 3 days mangingitlog na to, mag-uumpisa na. So yun, naka-ready na yung paitlugan nila at nalagyan na natin ng beddings at saka na-disinfect na natin yan, mga ka-homeboys. Kaya sa bahay, dun sa bahay dun tayo mag-disinfect. Ng papakita ko sa inyo yung paano yung pag-disinfect ng ating mga paitlugan ng ating mga inahin. So yan, pinapakain lang natin mga ka-homeboys. So ito mga ka-homeboys, dito nangingitlog yung ating mga inahin na mga basilan tsaka native. So may mga pugaran dyan. So i-ready lang natin. Kasi nag-uumpisa ng mag-breed yung ating mga basilan at saka inahin na mga non-native dito sa ating bahay. So yan, yung mga inahin ko na hiniwalay ko sa manukan para mapuro yung breeding nila at hindi mahaluan ng ibang breed. So ayan mga homeboys, papakainin lang natin. And then siguro mga 2 to 3 days mag-ingitlog na to.
mag-uumpisa na sila. At yun, para tuloy-tuloy lang yung production ng ating native chicken at saka yung basila natin. So dito mga ka-homeboys, nandito tayo sa likod bahay lang, no? So dito tayo mag-uumpisa ng pagdi-disinfect. So bago tayo mag-umpisa, gagamit muna tayo ng mask para maiwasan natin yung paglanghap ng ng pesticide. So ito yun mga ka-homeboys. Ito yung ginagamit kong pesticide. So yung pangalan niya is 785. So ito yung sinuggest ng nung pumunta ako sa Agribit Supply na pangpawala ng hanep, mga langgam doon, no? So kahit sa ano lang din naman eh, sa mga halaman, sa mga gulay, ito'y ginagamit ng mga farmer natin. So pwede rin to sa mga hanep, kuto, di kaya yung mga, kahit sa mga aso ay nagagamit to mga ka-homeboy. So may procedure naman sa likod bago yung mga paano gamitin. Pero sa akin mga ka-homeboys, to bawas na po ito, no? Nagamit ko na to nung mga nakaraang breeding ko. So ngayon i-apply ko ulit kasi nag-uumpisa na mag-breed yung mga inahin natin. So papakita ko sa inyo kung paano i-apply to mga ka-homeboys. So dito mga ka-homeboys, ito yung paipluga ng ating mga inahin dito sa likod bahay. So wala pang laman, wala pang iplog. Ito, may naglililim dito isang inahin na basilan. Ito'y nalagyan ko na, at na bago siya nang iplog, na bigyan ko na siya ng pesticide para maiwasan yung yun nga, langgam or kaya insekto sa paglililim niya. So ito yung lalagyan natin. So ito yung paglagay mga ka-homeboys. Bubudburan mo lang ng konti yung paligid nito. So kahit ganyan lang mga ka-homeboys, no? Hindi po ito nakaka-apekto sa itlog ng inahin, at hindi rin nakaka-apekto ito sa inahin pag naglililim sila. So nagamit ko na ito mga ka-homeboys, nakapagpapisa na ako ng mga inahin na nilalagyan ko ng itong pesticide na to. Ito, lagyan lang natin ng konti. Yan. So kahit ganyan mga ka-homeboys, no? Pampawala lang ng pagdapo ng mga hanip. So ito mga ka-homeboys, na kaligtaan ko to, na hindi ko napansin, no, na dito siya nangitlog at naglililim na. So ngayon bibigyan natin siya ng insecticide. So tatanggalin muna natin yung inahin saka yung mga itlog at saka yung ano lang talaga niya, yung beddings yung lalagyan natin bago natin ibalik yung mga itlog. So ayan mga ka-homeboys, tinanggal na natin yung itlog niya. So may ano pala siya, dosing itlog. So ayan na yung beddings niya. Lalagyan lang natin ng 785 yung insecticide, ay pesticide na to. So ayan, no. Lalagyan lang natin ng konti. So ayan na mga homeboys, tsaka natin ibalik yung itlog. So ayan mga homeboys, nabalik na yung mga itlog. Huwag kayong mag-alala, hindi yan makaka-apekto sa itlog ng inahin at saka paglililim ng inahin, kasi nasubukan ko na to. Kaya i-share ko lang sa inyo na maganda tong insecticide na to pang pawala ng mga insekto na nakapaligid dito sa paitlugan nila. So dito mga ka-homeboys, meron dalawang paitlugan dito na wala pang laman. So lalagyan ulit natin.
So kung makikita nyo mga homeboys, meron tayo dito nilagay na Madrid cacao. No. Dati naglalagay ako ng Madrid cacao. Yung dahon nila. Pag meron na talagang insekto na nag-uumpisa na, mahirap na rin itaboy mga homeboys. So kailangan natin tong pesticide na to para yun nga 100% na mawawala yung insekto na nakapaligid sa ating mga sa mga paitlugan nila. So wala pang malaman mga homeboys. So may dito tayong inahin dito na binibreed. So kailangan natin i-ready yung mga paitlugan nila. So ayan mga homeboys, no, yun lang yung ginagamit ko na pesticide sa mga alaga kong mga inahin sa mga paitlugan nila. So sana na i-share ko sa inyo yung kung ano yung gagamitin natin. Yun lang po mga homeboys, mabibili nyo yun sa mga agribit supply na malapit sa inyo. Napaka-effective po yun, pampawala ng mga insekto sa kahit sa paligid, no, ng ating mga kulungan ng ating mga manok. Pwede nating lalagyan yung mga gilid-gilid niyan para maiwasan yung mga insekto. So yun pinapakita ko sa inyo, yung sa paitlugan nila kung paano natin ilagay para masolusyonan natin yung mga hanep or yung mga kuto or sa Bisaya is yung ang tawag dito yung bunhok. Ayun yung mga homeboys. So yun lang mga homeboys, maraming salamat sa panunood at sana i-subscribe at i-like nyo yung YouTube channel natin, yung Homeboys TV. God bless us all.